Shout out po kay Manny. Sa mga bagong o-order po, mga madam, sir. Hindi ko pa ito nasusuot kahit isang beses. So yan, yan ang agenda niya ngayon. Magbibenta sila ni tita niya ng mga damit-damit. So para magkaroon ng signal doon sa taas. Kung sino man po sa inyo may gustong bumili ng ganito, sagap ng internet ninyo dahil medyo may kalakihan din yung bahay niyo, eto, ire-recommend ko to sa inyo kapag okay to. Sabi ko kay Dalaga, wag nang ibenta, ibigay na lang sa mga kamag-anak namin sa probinsya. Shout out nga pala kay Felix, Boniyaw. Yes. I'm tired. We're already doing it. Patayin mo na yung matayin. Ang pangit dibang tingnan na ganyan yung sura niya. Kaya ang gagawin ko dyan. So ang dami ko rin nagawa. Ayan. So ito yung before. Ito yung after. May mga gamit tayo na akala natin basura na. Pero... Nagluluto si Dalaga ng sunny side up na egg. Ang dumi oh. Ang dumi. Hindi pa nakapagligpit. Tapos, hot dog. Nag-vacuum. Nakaraan, sinabi ko sa inyo na yung pinakambahay na bed na binibili nyo na katulad nito ay madaling kumupa. So, ganyan siya mga chillers. Kahit hindi nyo siya labahan, kukupas at kukupas yan. Kaya ang ginagawa ko talaga, pinakambahay lang yun. Iba pa rin talaga yung pinakang cover niya. Wow! Kahit uli po tayo ng Graham. Shout out po kay Manny Benedicto Maribeles. Ayan po yung order niyo, sir. 36 yung order niya para sa mga kids niya. Ayan. At itong nasa ilalim. Saka ito. Ayan. Naubos na kasi yung black. Dapat lahat black yung kulay eh. Pero ito maganda rin naman po. Ayan. Enjoy po sa paggamit. Bale 3.5 inches po yung kapal nito. Dalawang patong na balat. Sa mga bagong o-order po, mga madam, sir, wala po tayo ngayon balat ha. Ang mga pumpo natin dito ngayon ay good po. Pasensya na kayo makalat sa likod kasi lahat ng mga damit na hindi na nasusuot ni Dalaga, yung iba nga hindi pa talaga nasuot. So, ganun din ako, eh, kinukuha niya at ibebenta niya. Sineseparate niya, planong ibenta ng tita niya. Papadala ko to lahat sa baba. Katulad nito oh. Kasi yung iba dito, hindi pa nasusuot talaga. Hindi ko pa ito nasusuot kahit isang beses. So, ibebenta na lang. Pati ito. Pati nga yung amoy eh. Ganun pa din. Yan, hindi yan nasuot ni Dalaga. Pati ito po. Ayan. Bagong-bago pa ito eh. Pati ito oh. Yan. Naliitan ko na kasi. So yan, yan ang agenda niya ngayon. Magbibenta sila ni tita niya ng mga damit-damit. Yung kabentahan siguro, bibili niya uli ng sketchpad. Yung mga gamit niya sa pag-drawing niya. Ito, hindi ko rin ito nasuot to. Akin yan! Yun, at ito, i-unboxing ko nga pala sa inyo yung binili ni Javi sa Shopee. Ayan. Ano to? Router, 798 pesos. With shipping Pinay yun. Ito para magkaroon ng signal doon sa taas. Doon sa kubo. Lalagyan niya nga ng ano doon, TV. Saka para kahit paano, kahit nakatambay kami doon, makakapagtrabaho kami. Nakasagot ko yung mga email sa akin, lahat, mga messages. But anyway, hindi naman ako kadalasan ang nagsamasagot noon. Yung sister ko or yung aking PA. Sana nga lang gumana. Baka mamaya hindi na naman ito gumana. Hindi, magaganda yung review niya. Ako kasi tuwing nagpapabili si daddy, may pinakita siya sa akin picture, tapos pinapasearch niya sa akin. Hindi yun yung mismo binibili ko. Tinitignan ko muna yung reviews, tapos pipili na lang ako ng iba. Okay. Magawa ko yung mga chillers ng review. Kung okay siya. Para kung sino man po sa inyo may gustong bumili ng ganito or yung bahay niyo ay mahina yung sagap ng internet ninyo dahil medyo may kalakihan din yung bahay niyo, eto, gagawin ko po to ng review ha. TP-Link router siya. Kasi dito sa baba hanggang sa ilalim abot naman yung internet hanggang sa likod. Pero pagdating dun sa rooftop, ayun doon nagkakaproblema. Ang bagal, halos 2 bar lang. Minsan nga 1 bar lang. At 50-50 pagdating sa dirty kitchen. Yo! I-recommend ko to sa inyo kapag okay to. Tapos may ganito siya. Kasama na siyang ganito.
So, excited ako sa gagawin ni Hubby mamaya. At kaka-uwi ko lang din, galing ako sa bodega. Inayos ko yung mga ibang orders. Habang hinihintay ko si Hubby, papakita ko sa inyo yung aking gagawing DIY sa basahan. Eh, pero mamaya na lang pala yun. Mag-ready muna ako ng aming pananghalian kasi time check, 12 na lang tanghali. Hindi pa kami nananghalian. Nag-aalala ako dito sa mic na gamit ko kasi nabasa kaninang umaga. Tapos may mga ilang-ilang clip na nagro-robot yung kanyang boses. So sana ito nga lang hindi magka-problema. Wow, pinaplansya pa talaga yung paninda niya. Ano kasi ni Tito nang gusot-gusot ni Martin si Tito. Okay. Kaya nung obliga ako. Babaan nyo lang ang presyo dyan. 20 pesos, pwede na yan. Mga pre-love, dami. Pero yung iba doon, sabi ko kay Dalaga, wag nang ibenta. Ibigay na lang sa mga kamag-anak namin sa probinsya. Sa mga pamangkin ng mama ko. Ang daming mga damit. Nasa 10 box yata yun. Umuulan-ulan. Kaya lang, hirap ipadala sa probinsya ngayon. Pero sa bagay, GCQ na. Medyo maluwag-luwag naman na ngayon. Kainin ko na yung aking guyabano. Ako lang kumakain ng guyabano dito sa bahay. Alam nyo kahit sila mama, sila itay, mahina sa ganito. Eh napaka ano nito, sustansya nitong prutas na to. Bumili lang si Hubby ng lutong ulam sa palengke, dinuguan. Malakas ako tayo magluto eh. Ako nagluto niya, mas marami. Alam, magkano yan? 40 pesos na yan. Grabe. Tapos sinabi mo na parami yata. Pinabawasan mo pa sana. Pinabawasan ko konti kasi parang lugi sila. Oo, oh, lugi yata sila eh. Ito, magkano yan? 40 rin yan. 40? Pinabawasan ko rin ng tatlong naman yan kasi lugi sila. Ulam dyan? Itong isda, magkano to? 30 pesos, 40 pesos. Ay nako, mabuti pa nagluto na lang kami. Mabuti pa sa Jollibee na lang tayo nag-order eh. Mas marami pa. Kain po mga chillers. Kain. Merienda time! Hindi po Jollibee ang merienda namin. Kasi nakita yung ketchup. Para dito yung ketchup na yan. Huh? Cheese ube turon. And then, timpla tayo ng kape at tsaa. Tapos, itong mga chillers yung kinabit ni Hubby. Ayan siya. Na router. Ayan. Kaya malakas na ang signal dito sa taas. Nakakunik ka na ba, Dalaga? Tingnan mo nga dun sa dirty kitchen kung abot. Abot dyan. Malakas. Yes! O, ayan. Ayan. So, gagawin ko na lang mga chillers to ng review. Mabilis ba? Or kung walang kaproblema yung ganitong router. Ayan. 798 pesos po. Kasama na yung shipping fee. Shoutout nga pala kay Felix Boniyaw. Ang sarap ng turon niya. Ang laman niya, ube and cheese. Tapos meron pang mga chocolate. Ang sarap niya. Mga sis. Pangalawa ko na to. Oo, ganun be. Dating siya ikaw ba yan? Talaga sa dyan matato po kami. Ayan, ininit ko to sa microwave. At ito yan, mga chillers. Fortune soft roll cluster. Ay, ang daming cheese. Ay, ang lambot. Malambot. Hindi malambot! Malambot. The taste is over. What kind of grammar is the taste is over? My own grammar. Yes. I'm tired. We're already doing it. Patayin mo na ako. Dami. Ito yung pinakita ko sa inyo ng mga nakaraang vlog na basahan na nilabhan ko. Ngayon lang siya natuyo. Ayan. Magkakaiba ng kulay. Ito mga bago-bago pa lang to eh. Ito may kalumaan na talaga itong mga to. Itong isang to. Pero itong mga nasa ilalim, halos bago lang yan. Ang pangit dibang tingnan na ganyan yung sura niya, pati ito oh. Ayan. Kaya ang gagawin ko dyan, papalitan natin ng ganito. Para isang kulay lang sila. Kaso lang parang hindi ito kakasya, bibili na lang uli ako ng ganitong kulay. Pero mas cotton yung bibilihin ko. Kasi ito kasi parang madulas. Tama-tama bakante yung tahian. So, ito yung mga chillers yung dating basahan. Sira-sira na. Ito naman yung nagawa ko. Wow! Yan!
Hindi ko na siya tinahian dito. Okay na yung ganyan. Tapos sa kabila, ayan siya. Make sure lang na manipis na tela yung gagamitin nyo para hindi kayo maputulan ng karayom. Pero kung yung karayom nyo naman eh pang makapal, okay lang. Kaso lang yung karayom ngayon yung gamit ni Mama, pang manipis lang yan. Kaya hindi ko na pinadaanan dito. Baka maputol eh. Gagawin ko na yung iba pa. So ito naman, dinaanan ko ng konting ganito. Ang pangit. Pero okay na yan, basahan lang naman. Sa tapos ko na rin yung ginawa ko, ito na siya. Hindi ko nga lahat na balutan. Kinulang ako sa tela. Eh, ang dami pang natira. Ito pa, oh. Meron pang nakasampay doon sa taas. Pero okay lang yan. Marami naman tayong bibilhan na tela, eh. Maraming tela dito. Kaya lang, hindi ganito yung kulay. Eh, gusto ko nga pare-pareho para malinis tingnan. Ito yung aking natapos. Ayan. Sabi na sa akin ni Habi, padaanan ko parang daw sana dito kasi madulas. Sabi ko, okay lang yan kasi hindi naman nagiging punas na maduming paa to eh. Kumbaga parang patuyuan lang ng paa dito sa room namin. So ganyan lang, hindi ko na siya pinadaanan dito. Tsaka baka nga maputol yung karayom. So ang dami ko rin nagawa. Ayan. O diba? Ayan. So ito yung before. Ito yung after. Di ba ang linis tingnan? Ay! Nahulog sila. Kaya may mga bagay-bagay talaga. May mga gamit tayo na akala natin basura na. Pero konting ayos lang, magagamit mo pa siya. Kaya sinare ko na lang din sa inyo to. Ginawa ko. Dapat hindi ko na ito gagawa ng video eh. Kaya lang sabi ko, ay, dapat malaman ng mga chillers to. Lalo na yung mga marunong manahi sa inyo. O, huwag nyo nang tapon basta-basta yung mga basahan nyo. Pero ito, hanggat makapal at naging luma na yung cover nito, pabalutan ko ulit ito, mga chillers. Pero kung talagang manipis na, yun, natapon ko na. Sa mga hindi pa po nakakaalam, ang paggawaan po ng basahan so, ay sa Bagong Baryo po. Lalagay ko na lang po sa description box yung link ng video na yun para po mapanood ninyo. Mga blanket, doon. At doon din po kayo makakabili ng murang tela. Sa ngayon, JCQ na tayo. Baka open na po uli sila. Ayun, hindi ko lang po sure. Kasi last na punta ko doon, wala silang labas na tela sa kalye. Pumupunta kami dati doon. Sa unang kanto pa lang, makikita mo na yung telahan doon na nasa labas. Halos hindi ka makakadaan sa dami ng tela. Hanggang ngayon ay busy-busy ang ating businesswoman. Hindi ka pa rin tapos? Hala, ang dami niya talaga yung ibibenta, oh. Ayan, hanggang dito pa. Sige, kanya-kanya tayong buhay ngayon, ha? Avoid na muna tayo ng egg para sa Korean noodles mamaya. Yung ating Korean noodles na lulutuin, 2 piraso, para sa masarap na ulam at pinakamatagal lutuin. Lalagyan natin ng tofu yung noodles mamaya. Lalagyan natin ng twist yung pinakamasarap na ulam para kakaiba ang lasa. Para maglasa siyang noodles. Lalagyan natin ng pechay bagyo. Ito nang special na luto. Ang pinakamahirap na luto, kumukulo na. Oh, di ba? Ang hirap lutuin niya, nilagay itlog. Tutustahin muna natin yung bawang. Ilitin mo din yung tatwa natin. Ito na, ilalagay na natin yung pinaka-special na noodles. Yan! Ito, maraming twist ang ginawa ko rito ha, para maging kakaiba ang lasa at kakaiba ang itsura. Wow. Tingnan lang natin mami ako katanggap-tanggap yung lasa. Yun hindi ko sigurado ha. Ito na ang oras ng paglalagay ng pampalasa. Ayan, huli-huli natin ilalagay yung pechay bagyo. Pero bago yung pechay bagyo, nalagay natin ng itlog. Itlog! Saka natin hindi ahalo-haloin ngayon. Special ang paghalo, syempre. May kasamang pagmamahal na halo. Wow. Hindi pwedeng basta halo lang. Ito guys, huwag yung ipakukuli na matagal. Tama na yung at least 2 minutes. Siguro okay na siya. At least medyo crunchy pa siya. Pangit din naman kasi yung gulay kung lutong-luto. Yun! Kain po tayo mga chillers, Korean noodles, at yung magamay yung nagluto kasi nag-i-edit po ako ngayon. At may pa boiled egg. Yun po ang aming dinner. Kain!